Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, lagot na. President Biden pinayagan umano ang US Navy na gumamit ng dahas sa South China Sea. At yun, paalala lamang, ito yung ating reaction video lamang. Alam mo, sumasala round dito, bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. Iniulat na nagpakawala umano ang Philippine Navy ng missile sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ito ng naval exercise kasama ang US Navy at ito ay isa umanong pagpapakita ng tunay na lakas ng bansa. Sinabi ng mga eksperto na isa umano itong malakas na mensahe laban sa komunistang bansa na kung saan ay patuloy na iginigiit ang mga pag-aangkin nito sa West Philippine Sea sa kabila ng inilabas na desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Manila. Nagsagawa ng joint naval exercise ang BRP Jose Rizal at ilang barko ng US Navy sa West Philippine Sea noong manakarang araw upang palakasin ang interoperability ng dalawang serbisyo. Layon din itong ipakita sa komunistang bansa ang kahandaan ng Pilipinas at Washington na ipagtanggol ang West Philippine Sea sa gitna ng pagdideploy ng Chinese Coast Guard ng mga barko sa nasabing karagatan. Dito mga kabalita natin, oh, pinapakita lamang talaga ng US na talagang handa sila nga makipagtugunan laban nga sa tila nga ba mananakop po talagang ito nga ginagawa nga ng mga chekwang to ng China. Sa bahagi ng ating mga teritoryo ay handangan tugunan itong US kaya ito nga tila nga ba no, yung kanilang isinasagawang mga pagsasanay o mga pagpapakawala nga ng missile dito nga sa West Philippine Sea talagang nga bahagi o patuloy na paghahanda sa ano't ano pa mga pwede nga maging senaryo dito nga no sa bahagi ng ating mga karagatan dahil itong US at syempre ang Pilipinas ay hindi naman papayag no sa nais at kagustuhan ng mga chekwang to ng China na tuluyan nila nga masamsam o makuha itong buong West Philippine Sea kabilang na itong nga mga bahagi ng mga teritoryong nais nila nga tila nga ba makuha sa ating bansa at talagang mapagsamantalahang itong nga mga isla o yung mga karagatan nga maari nila nga pakinabangan. Kaya ganoon na lamang din syempre yung nga pagprotekta ng ating bansa. At syempre kasama itong US na talagang ipakita yung nga kahandaan na talagang tibay ng samahan ng Pilipinas at syempre ng US nga no mga kabalita natin. At yun tuloy pa natin. Iniulat ito matapos ang Estados Unidos sa pamamagitan ng Pentagon ay nagsabi ng apat na bagong mga lokasyon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay magpapalakas sa kakayahan ng mga US at Filipino forces. Sa isang pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila, sinabi ng Pentagon na mga karagdagang EDCA site ay magbibigay daan para sa mga US forces na makapagbigay ng tuloy-tuloy at sama-samang tugon sa pagharap sa mga iba't ibang mga hamon sa Indo-Pacific region, kabilang na ang mga natural at humanitarian na sakuna. Sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na makikipagtulungan ito kasama ang kanilang Philippine counterpart at Armed Forces of the Philippines upang maipagpatuloy at mapabilis ang mga modernization projects ng US military sa mga EDCA sites. Sinabi ng Estados Unidos na matatag itong maninindigan sa pagsuporta nito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa inisyatiba ng bansa na palawakin ang EDCA upang isama ang Naval Base Camilo Usia sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan. Binanggit ng Pentagon na tinukoy ang mga lokasyon na ito kasunod ng isang anunsyo na kung saan ang Washington at Manila ay nagkasundo na magtalaga ng apat na mga bagong EDCA sites sa mga estratehikong lugar sa Pilipinas.
Diyan nga no sa umano'y mga plano nga ng ating bansa at ng US no dito sa EDCA site na to na binubuo nga ng ating bansa o talagang itatalaga dito sa atin eh. Ito ang isa sa tila nga ba nirereklamo at pinag-uumiyak ng mga Chekwang to ng China dahil talagang hindi sila makakakilos ng maayos dito nga sa bahagi ng West Philippine Sea kung marami nga base militar. Itong US kung nga tad-tad nga ng EDCA site yung ating mga palibot ng ating mga teritoryo eh, itong mga Chekwang to itong China eh, talagang mahihirapan no, sa kanilang nais gawin o no, balakin o no, tangkain dito sa bahagi ng West Philippine Sea dahil maaari ito nga paglagyan ng maraming kagamitan nga ng US o talagang magkaroon ng access sa tuluyang nga pa-checkmate o talagang tuluyan nga hindi makaporma itong mga Chekwang to itong China kapag may nanaisin nga tila nga ba hindi maganda dito sa bahagi nga ng West Philippine Sea o yung mga tangkain nila ng mga pagsalakay o mga pag-atake. Maaari nga ma-intercept ng mga EDCA site itong gagawin nga ng mga Chekwang to ng China na lubhang nga napakalaking pakinabang din sa ating bansa nitong mga EDCA site na to dahil talagang mag-aalinlangan yung mga bansang nagnanais o talagang nagnanasa nga kumuha nga ng ating mga teritoryo o sumalakay nga no, sa ating bansa. Dahil sa ilalagay ng mga EDCA site no, sa pagdami nito ay talagang mangingilag ka talaga dahil nga ipipwede at pipwede nga maglagay rito yung US ng kanilang mabibigat at malalakas din nga kagamitan no, mga kabalita natin na kung saan eh, siya rin ng mga kadelikaduhan nito. Dahil nga ito ang unang pupuntiryahin kung sakaling-sakali nga na talagang eh, may gawin na hindi maganda yung ating mga katunggali dito sa bahagi nga ng West Philippine Sea. Kabilang na nga ito nga nangungubkob at nangunguha nga ng ating teritoryo itong mga Chekwang to, itong China nga no, mga kabalita natin. At yun, tuloy pa natin. Sinabi rin ng US Department of Defense na balak nilang dagdagan ang $82 million na nauna nang inilaan ng kanilang ahensya nitong nakarang buwan para sa mga infrastructure projects sa kasalukuyang mga EDCA sites. Samantala, sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang at pinalis umano na isang malaking barko ng Japan Coast Guard, isang Chinese Coast Guard vessel na pinaghihinalaang patungo umano sa West Philippine Sea noong manakarang araw. Dinipoy umano ng Japan ay isang Chugaru class patrol vessel sa West Philippine Sea upang tulungan ang sandatahang lakas ng Pilipinas at US Navy na i-secure ang nasabing karagatan na kung saan ay pilit na inaangkin ng komunistang bansa. Sinabi sa report ng Japanese Coast Guard na madali umano nilang na-detect ang presensya ng barko ng China kaya agad nila itong pinuntahan at hinarang at sinabihan nila ang mga Chinese na labag sa international na batas ang presensya nito malapit sa mga teritoryong inaangkin ng Pilipinas. Sinabi naman ng mga eksperto na malaking tulong umano ang pagdi-deploy ng Japan at Estados Unidos ng mga barko sa West Philippine Sea dahil kasalukuyan umanong nahihirapan ang Pilipinas sa kakulangan ng mga naval assets na magpoprotekta sa lugar. Iniulat ito ilang araw matapos kinundina ni United Kingdom Minister for Indo-Pacific na si Anne-Marie Trevelyan ang mga ginagawang agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at ang patuloy na panghihimasok nito sa West Philippine Sea. Sinabi niya sa isang interview sa media ng ganitong mga aksyon at pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap at patuloy na kukundinahin ng United Kingdom ang komunistang bansa dahil sa mga nakakadismayang aksyon ng kanilang Coast Guard. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, lalong-lalo na sa freedom of navigation at dapat ding respetuhin ng lahat ng mga barko ang kani-kanilang mga karapatan sa nasabing karagatan. Si Trevelyan, na kung saan nagsagawa ng courtesy visit sa Philippine Coast Guard, ay nagsabi sa mga reporters na binisita niya ang ahensya upang talakayin at palakasin ang kooperasyon sa maritime security sa pagitan ng United Kingdom at Pilipinas at upang maintindihan ang mga ginagawang pagprotekta ng PCG sa teritoryo ng bansa. Sinabi niya na nagpulong sila
tungkol sa pangangailangan na sundin ang international na maritime law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at bilang mga maritime nations, parehong nauunawaan ng United Kingdom at Pilipinas ang kahalagahan ng pag-secure sa ating mga teritoryo. Idinagdag niya na pinapalakas ng gobyerno ng United Kingdom ang maritime engagement ito hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong Indo-Pacific region, habang sinabi naman niya na kasalukuyan nilang pinapaigting ang kanilang presensya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga joint exercises. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan na kung saan yung pagpapakawala nga ng PH Navy ng missile nga sa West Philippine Sea, no, habang nagsasagawa nga ito ng naval exercises nga, nakasama itong US Navy na isa sa talagang nagpakita ng tunay na lakas, no, ng ating bansa, na kung saan yung kahandaan na talagang pagprotekta at pagtugon nga sa ano't ano pamang hamon, ito ilang nga ba rito, nais na talagang ipakita din na kaya din ng Pilipinas, no, na talagang magbigay tugon, no, talagang gumante o magbigay hakbang, no, sa ano't ano pa mga magiging hamon dito nga, no, sa West Philippine Sea, na hindi naman lingid sa kalaman natin na talagang sasamahan at sasamahan tayo ng US, na tila nga ba ito yung nagiging exercises o palitan nga ng kanyang-kanyang kakayanan nga na dito nga ginaganap, no, sa bahagi ng ating mga teritoryo. Itong US talagang pinapakita lamang yung talagang pagtugon at pagprotekta rin sa ating bansa, at hindi nga hinahayaan na talagang magtagumpay itong mga Chekwang to, itong China, na tuluyan nila nga makuha ang ano't ano pamang mga sasakupin nila dito nga, no, sa West Philippine Sea o mga teritoryo nga nais nila nga tila nga ba mapagsamantalahan dito nga, no, sa bahagi ng ating teritoryo. Kaya itong US patuloy din yung talagang pakikipagharap dito sa mga Chekwang to sa China, kung sakasakali talagang may gagawin na hindi magandang tugon na talagang ikakapahamak o tuluyang hindi magiging magandang lagay nga ang ating mga hukbo nga naglalayag dito sa West Philippine Sea. Dahil ito nga ang hudyat o talagang inaabangan nga ng US, no, yung tuluyang gumawa nga ng talagang pinakamaling aksyon itong mga Chekwang to, itong China, no, sa bahagi nga ng ating teritoryo, at talagang ikalubog o may ikasawi sa ating mga hukbo nga, at tuluyang gagalaw at gagalaw ng walang sabi-sabi itong US, no, dahil talagang tuluyang may invoke nga itong mutual defense treaty. Kaya ganun lamang din syempre yung tila nga ba na pagmamasid at pagmamatsyag at patuloy na talagang paniniktik dito sa mga Chekwang to o sa China sa kanilang mga hakbangin o galawan dito nga, no, sa West Philippine Sea, na kung saan patuloy din naman tayong humaharap, no, sa mga tila nga bagalawan ng mga Chekwang to ng China, na hindi rin tayo nagpapabaya na tayo makuhaan nga ng teritoryo. Kaya ganun't ganun nga yung pakikipaglaban ng ating Pangulo at ng ating bansa dito sa mga Chekwang to o dito nga, no, sa China nga. At dito pa nga yung bahagi nga syempre ng mga ating kaalyansa, kabilang na itong Japan at syempre itong UK, na talagang handa rin, no, ibigay yung kanilang suporta at pagtugon sa ano't ano pa mga mangyayari dito nga sa bahagi ng West Philippine Sea, agad-agad nang re-responde itong ating mga kaalyansa o yung mga bansa nga nais magbigay ng suporta, no, sa ating bansa. E isa na nga ang Japan sa patuloy nga nagpapalaya sa mga Chekwang to sa China dito sa bahagi ng ating mga teritoryo, na talagang nais pasukin, na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga barko, at talagang handang magbigay rin malakas na tugon na talagang protekta rin sa mga tila nga ba nais kubkubin at kunin nga ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to, na isa ang Japan sa talagang matibay na nating kaibigan na talagang handang ang suportahan ng ating bansa sa pakikipaglaban o pakikipagdigma laban dito sa mga tila nga ba mananakop, lalong-lalo na itong mga Chekwang to, itong China, na itong Japan tahi-tahimik lang, subalit
yung kanilang kagamitan, eh hindi mo rin masasabi kung ano na ang meron dito nga sa Japan. Dahil kung susumahin natin yung mga kagamitan ng Japan, eh talagang napaka-solid, no? Kabilang na yung nakaraang tila nga babanggaan na talagang nasubukan yung bigay ng Japan na talagang nga bumangga rito sa mga Chekwang to sa China, eh ikinabutas nga nito. Ganyang kalakas yung mga kagamitan ng Japan na talagang maaasahan mo sa ano't ano pa mga labanan o sa ano't ano pa mga pwede nga maging tugon ng mga kagamitan na to. At ito nga tila nga ba isa sa kinakatakutan ng mga Chekwang to ng China, itong Japan, dahil sa lakas at puwersa at talagang kagamitan na hindi rin matatawaran, no, mga kabalita natin. At dito pa ngayon nga talagang patuloy din nga pagsuporta ng mga ibang bansa, no, kabilang na itong UK na talagang handa rin na sa atin na talagang tumugon at talagang magbigay din ng kanilang maitutulong sa ating bansa, kabilang na yung paglalayag at talagang pagbabantay ng kasama itong UK at talagang pagpapatrolya dito sa bahagi ng ating mga teritoryo, dahil hindi rin tayo pababayaan itong UK na matibay din nila nga nais na iparating sa ating bansa na handa rin silang tumugon at talagang magbigay suporta sa ano't ano pa mang kaganapan dito nga, no, sa West Philippine Sea. Asahan na ang tulong nga nitong UK. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan, at kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun, muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre nagpapasalamat tayo dito sa PH TV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.